ka-teacher. This is your ka-teacher, Ria. Kumusta? Pa-share, subscribe, and commitment po sa aking channel. Thank you! Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng aking RPMS portfolio. May mga entries na po ito na pwede pong makatulong sa inyo at matulungan po kayo kung paano po ang paglagay at ano mga dapat ilagay sa ating portfolio for this school year 2020-2021. So, ito po, simulan na po natin. Ang una pong bahagi is of course the cover page. So, sa aking objective 1 po, ang MOV ko po dito na ginamit ay ang aking COT1, Observation Note Form 1, COT2, and my observation note form 2. Yan po. For my MOV2 po of objective 2, ganun din po ang aking nilagay. My COT1 and my COT2 including their observation notes form na galing po ito sa rater ko. Ganun dito po ang mga comments na aking rater. For objective 3, MOV3, ang aking naman po ginamit na MOV dito ay activity shapes. Isa sa mga activity sheets na aking mga estudyante at activity po nila with their answer keys po. So, yan po ang aking ginamit na MOV3. For objective 4 po, ang MOV ko naman po na ginamit dito ay WHLP for first and second quarter and my WHLP po for third and fourth quarter. So, yan po ang aking ginamit na MOV dyan. For my objective 5, ang MOV5 ko po ay pictures during my COT1, pictures during my COT2. For MOV6 naman po, ang ginamit ko dito ay mga clips or pictures, screenshot with in their GC, dun po sa aming GC. So, yan po ang mga patunay at meron po akong link na nilagay na mga full videos nila during their practicum. So, nagkabit po ako ng tatlong links dyan. For KRT3, MOV7, ang aking pong ginamit naman dito is COT1, Observation Note Form 1, and the pictures during the COT1. For MOV8 naman po, ang aking naman pong ikinabit dito is one of the activity with a rubric po during their practicum. So, dito po sa baba, kung napapansin ninyo, dito ang rubric sa panit po sila makakakuha na sa nila dito sa kanilang practicum. So, ito po ang ilan sa mga practicums na kinandak ng mga estudyante ko. So, KRA4, MOV9 po is pictures during the distribution of labs or modules in our school. So, ang kulang ko dito is pictures during the participation or during my participation in the Brigada Eskwela. So, yun po ang hindi ko na kabit, nakalimutan ko. So, for objective 10, MOV 10 po ay dalawa lang po sa mga seminars na o webinars na aking natinan. So, nandito po. At nilagay ko rin po ang mga pictures during the conduct of our Slack. So, with the link po ito ng mga pictures na talaga nag-conduct po kami ng aming Slack. Screenshot lang po ito. Itong mga ito. For objective 11, MOV 11 ko po dito ay IPCRF rating. Pero hindi pa po kami nakapag-rate. Mga next week siguro, kaya hindi ko pa po ito nakabit time. So, ito po. For our another MOVs po is the pictures during the conduct of Slack pa rin po. And for KRA5, plus factor. So, any activity po na hinandak mo na sa palagay niyo po ay plus factor. So, nandito po. So, ilan po ito yung community involvement. Pwede rin. Pero sa part po, nakasali po kasi ako sa research congress sa aming school, district level, municipal level, and division level. Maliban po sa mga certificates, meron din po and please, and all the offers of love ko, and see you next time.